Naisusi natin guys, ha? Hindi na flip key. I mean, hindi na, hindi na itong stock na car key. Nilipat ko na dito sa ating flip key. Okay. May leather pa. Kasi ako yung kasong mawala guys. Ayan. Andyan yung ating cellphone number. Alright. Very good. Pag-uusapan po natin ngayon guys is itong pagko-convert ng ating car key into a flip key. No? Kasi bumili po ako ng ganito po sa Shopee. So, ayan siya. Flip key. So, sa mga interesado po guys na kumuha nitong flip key na ito, nabili ko lang po siya sa Shopee sa halagang nag-range siya, price range siya nasa 150 to 200 pesos. So, meron na kayo nito with all its screws and stickers na para dito sa ating flip key na ito. So, ang need nyo lang gawin guys is yung from your stock car key, kailangan nyo lang siya matransfer yung mechanism nito or yung electronics na nandito sa loob papunta po dito. So, lilipat nyo lang siya dyan. So, parang plug and play lang ito guys. Yung akin kasi tatanggalin ko lang muna itong guma. Pero, most of the time guys, no, yung susian po natin is wala po ito. Binili ko lang to na accessory para lang dagdag no rubber sa ating sasakyan. So yan siya guys, na natanggal ko na po siya. yung rubber. And ito lang guys, tatanggalin niyo lang 'to. Ta-transfer niyo dito. Ayan. And to be able to do that, meron lang naman yung siyang isang screw na kailangan yung tanggalin. So, bali na transfer na po natin guys na yung mechanism dito na nagla-lock at saka nag-unlock ng ating pintuan sa ating sasakyan to our flip key from this stock key, car key to this flip key. Ayan. So, bali ito guys, para makuha niyo yung hulma dito, syempre nagpagawa na ako dito sa labas. No, sa pumunta lang ako sa SM dito sa amin. So maraming gumagawa ng ano. Pwede rin sa Mr. Quickie, no? Gumagawa sila ng ganito. So ang ginawa ko lang is binigay ko lang sa kanila ito at saka the same time ito. Saka madali lang guys, siguro mga walang 10 minutes. Or 10 to 15 minutes gawa agad ito. So huwag nyo na iwan yung susi, pwede nyo nang hintayin yung kanilang ginagawa para paggaya ng from the stock car key to your flip key. So ang next natin guys is testingin natin kung gagana ba ito sa ating sasakyan. Sige, tara, punta tayo din sa sasakyan. So yan guys, no? So ito na po yung ating susi. Ito po yung stock car key. Tsaka ito po yung ating flip key ngayon. So first and foremost, siyempre testingin natin. Wala naman tayong binago dito sa ating
lock and unlock buttons, no? So it should function as it is. So, try natin na. Walang problema. Kung magla-lock tayo, so wala din problema, guys. And from the lock, supposedly pwede mo lang rin siya masusi, no, to unlock it. So try natin kung ma-unlock ba niya using na yung ating bagong flip key. Ayan. So okay siya, guys. So walang problema yung susi natin. So try naman natin ngayon dito sa loob. Nga pala, guys, no, sa mga hindi po nakakaalam, no, meron pong security feature yung mga susi nating sasakyan, no. Unique siya to sa inyong sasakyan, no. So hindi pwede yung susi mo gamitin mo sa ibang Suzuki S-presso, or hindi pwedeng magpagawa ka ng susi tapos spare key mo para pandarin mo yung sasakyan. So hindi siya AANDAR, guys, kasi meron yan siyang unique na sensor sa loob, no, ng bawat susi nyo. Yung dalawa, yung spare key at saka yung ganito na susi na i-issue sa inyo, unique lang siya para sa inyong sasakyan. At kapag natanggal po yun, nahiwalay po yun dito sa susian mismo at saka yung nasa loob nito, hindi po gagana, hindi po AANDAR yung sasakyan. Mapapaturn on nyo lang yung mga electronics niya, no, pero hindi siya AANDAR. So for example, guys, ito yung ating stock key. At saka natanggal na yung ano, yung nagbibigay sana ng sensor, kasi nilipat ko na siya sa ating flip key. So just to give you an idea, guys, anong mangyayari. So ayan. So syempre papasok siya normally, tapos pagpapanda rin nyo, ayan, nakikita nyo yung nagbiblink, guys. Ayan, hindi siya mawawala. Kasi ibig sabihin yan, hindi niya na-detect yung supposed to be na security na something metal na nasa loob nito. Kasi nilipat ko na, nandito na sa ating flip key ngayon. And ganun din sa spare key nyo, guys. So kung yung inisyo sa inyo ng kasa, ginamit nyo dito, AANDAR siya. Pero yung ganito lang, nasusi lang, wala yung ano, wala yung nagbibigay sana, yung nagsisensor sa kanya ng ganito. Hindi talaga mawawala yan. Tatry natin, guys, no, paandarin ko. Hindi siya AANDAR. Rinig yun, guys. So magre-redondo lang siya, pero hindi siya talaga, no, hindi siya mag-i-start. No? Re-redondo lang yung sasakyan nyo. Hanggat di nawawala yan, so hindi talaga mag-i-start yung inyong sasakyan, guys. Problema yan pag hindi nawala yan siya. So turn off ko muna. Try natin ngayon sa ating flip key. Yung inilipat ko na yung ano. Kunin muna natin to. So yun yung alaanin nyo, guys, ha. Hindi siya AANDAR kung wala yun. So doon lang talaga yan siya. Unique lang yan siya doon sa inyong spare key at saka yung itong susi na ito na binigay sa inyo ng mismong kasa. So ngayon, titestingin natin ngayon ito. Kasi nailipat ko na ito, eh. Ito yung nagbibigay ng sensor. I mean, nagbibigay ng ano, ng nagtitrigger doon sa sensor na this is the correct key na para sa sasakyan mo. So dapat AANDAR siya kung ito yung gagamitin natin. So ngayon yung ating flip key. So check nyo, guys, nawala na yung kanyang nagsisecure sa ating susian, no. So pag wala na yan siya, guys, so syempre pagpapandarin na natin to, testingin natin. Ayun. So yun siya, guys, na-AANDAR na siya. Hindi ko lang, guys, yung naririnig nyo siya. Pero, ayan, no, AANDAR siya, guys. Kasi,
tugma yung kanyang nadedetect ng sensor niya doon sa susing ipinasok niya dito sa ating susian. Kapag wala yun or pag na-misplace nyo yun guys, kailangan babalik talaga kayo sa kasa kasi nawala nyo siya, na-misplace nyo. At saka napakamahal pa naman ng magpagawa kayo. Actually hindi mahal magpagawa ng ganito guys, mura lang to, less than 200 pesos pinagawa ko to. Yung sensor niya mismo yung unique para sa sasakyan niyo, yun yung mahal. At saka hindi siya pwedeng pagawa niyo lang sa kung saan saan. So yun yung mahal. I remember merong ko kakilala na nawala yung susi niya. Nagpagawa siya. Tapos yung sensor mismo kasali. Almost 10,000 yata nabayaran niya. No, 10,000 plus. Nabayaran niya guys. Sa susi yan. So wag niyo iwawala yung ano, yung nagtitrigger ng sensor sa inyong susi yan kasi ang mahal magpagawa, no? Ang mahal magpagawa ng duplicate nun. So yun yung napaka-importante guys. So at least na-prove ko guys, no, na yung itong ating flip key gagana siya. So wala na tayong problema. So i-screw ko na lang siya to secure it. And I hope na nagustuhan niyo yung video guys, and please don't forget to like and to subscribe to our channel. And so ulitin, maraming salamat sa panonood. Magandang araw sa inyong lahat.